Kumusta po tayong lahat at sana lahat na sa mabuting kalagayan. And sa araw na ito, samahan niyo po ako sa paggawa ng pizza. So ituturo ko dito kung paano magawa ng pizza dough overnight. Yung pang overnight na pizza dough from start to finish. At at the end, magagawa tayo ng isang pizza na ang toppings ay seafood at ang isang toppings ay bacon, yung paborito ng aking mga bossing. So, without further ado, let's go make the pizza. So, eto na guys, mag-umpisa na tayo at eto na ang ating tatakalin natin ang ating harina. Siguraduhin lang na maaating haluin ang ating harina ng balloon whisk para buhaghag po siya at madaling. Bakit ang ibang hirap ng Tagalog ha? Sa looking. Ganun. So, iyon. Para maging maayos ang iyong pagsusukat. And then, lalagyan ng... Ang ginagamit kong yeast ay instant yeast. Pero kung ang gagamitin mo ay yung active dry yeast, kailangan mo muna siyang i-active sa warm water. At least 115 degrees ang temperature ng water mo. Kasi kung mas iinit pa doon, mamatay yung yeast. At kung lalamig naman doon, hindi mabubuhay yung yeast. So, dapat tamang temperature, 110 to 115. Ayan. So, haluin natin. Kailangan mix na mix. And then, siguraduhin na yung asin ay hindi maglalanding sa iyong yeast para maging yung yeast natin ay maging active. Ayan. So, nilagyan ko lang siya ng, bali, 2 kutsarang asukal. Kasi yung asukal po, pampabuhay ng yeast. Kaya yung mga medyo patay dyan, nilagyan po ng asukal at ng mabuhay. Ayan. Yung mga kagaya nung nalalantan nyo ng halaman, lagyan nyo po ng konting sugar at mabubuhay po yun. Ganun. Ayan, ang ginamit ko pong asin ay Himalayan salt. Ayan pong ginagamit ko sa pag-bake, yung Himalayan salt. Yung pink salt. Pero okay lang po na ordinary salt ang gamitin natin. Rock salt, whatever the salt. Basta matutunaw siya. Ayun po. And ang ating water, 110 degrees to 115. Ayan. So, ihalo na po natin at dahan-dahan po natin haluin ang kung ang gamit mo spatula or wooden spoon or gusto mo kamay ang gamit mo, okay lang. Pero ako, I always use chopstick. Pero meron po akong mixing machine. Mixing machine man tawag yun. Whatever. Pero hindi ko po siya ginagamit kasi dagdag pa sa hugasin eh. So, chopstick na lang. Diba? So, kung hindi ka naman sanay, hindi naman lahat sanay sa kumamit ng chopstick, edi wooden spoon na lang. Ganun din yun. Para, pero kung okay lang sa iyong marami kang huhugasan at meron kang assistant na tagahugas, eh, yung mixer na lang ang gamitin mo. Para mas maaluwan sa buhay. Ayun. Pero ako sanay na ako sa paggamit ng chopstick. And yan po, malaking trabaho yan. So, huwag niyo akong tatanungin kung makita niyo ang braso ko ay malaki pa ang muscle ko sa lalaki. Sabay gano. Kung malaki ang braso, ayan po, ang dahilan, ang pagmamasa. Kasi dito sa amin, ang noodles, minamasa mo, ang dumplings do, minamasa mo, siomay do, mamasahin mo, lahat mamasahin mo. So, siupaw, pinapay, yan. Kaya, machong-macho ang braso. So, huwag pong matakot kung iyong do ay sticky, kasi pag sticky po yung do mo, at nagawan mo po na Tagalog doon, namasa mo yan. Ano nga? Namasa mo yan ng hanggang sa hindi na sticky, that means your dough will be very, very much good and it's perfect. So,
Pero, kung maaalis mo yung pag-sticky niya sa pagmamasa mo na hindi mo lalagyan ng maraming harina, yun ang good dough. Pero, kung hindi na siya sticky kasi nilagyan mo ng napakaraming harina, ay matigas po yan. Hindi pwede. Dito pa naman sa amin, ayaw ng ano, ayaw ng pizza na matigas ang dough. Yung mga maninipis na crunchy dough, naku, ayaw dito ng bossing. Ang gusto nila yung parang mas soft na parang tinapay na hindi naman mas, pero mas malayo sa tinapay kasi yung loob niya ay fluffy tapos yung labas niya ay medyo crispy na parang yung pizza talaga. So yun ang gusto nilang texture ng pizza. So kaya medyo ano po, hindi po pwede yung patakbo. Patakbo na pizza. Hahabulin pag tumakbo. Ah, hindi. Pag tumakbo na, huwag mo na nga habulin. Useless. Kaya nga tumakbo, ayaw magpaabot eh. Bakit mo pahabulin, di ba? Ayun yun. So, hindi po pwede dito ang patakbo na pizza. Yan. Kailangan, pag ang kakain na yung boss, kailangan kung anong gusto nila, siyang masusunod. Kasi boss nga, di ba? So, yun po. Pero kung ikaw, o ako, ako kasi talagang gusto ko rin yung semi-bread dough na pizza. Yung makapal ang dough, maraming cheese sa loob, yung ganun, yun po. Pero nakakain din ako ng crunchy na manipis na pizza. Pero hindi ko feel yun eh. Kasi parang, parang ano yun eh, parang Chinese pancake na po yung pag ganun kanipis. Lalagyan ko na lang siya ng spring, ng green onions. Para maging Chinese pancake na kung ganong kalipis. So, yun po. Kanya-kanya. By the way, ano lang kasi tayo eh. Kanya-kanya tayo ng gusto, di ba? So, kaya, paggagawa tayo ng kung ano man lulutuin natin, susunod natin sa atin, sariling panlasa. And then, siyempre, pero kung gusto magkayahin itong dough, ito pong aking dough na ito ay overnight. Yan, gagawin ko yan ngayon ng dough. Tapos, papalasahin ko pa yun ng 2 oras o kaya naman hanggang maging doble ang laki, maging double in size, and then after double in size na, i-divide ko po siya ng 2 and then ilalagay ko po sa refrigerator overnight. Ayan, para po bukas sa umaga o sa tanghali po yan, tanghali po ang pagkain ng pizza. Hindi rin sila nakain ng pizza paggabi kasi mabigat. So, tanghali bukas, ako yan, i-ano po sa tray natin, i-shape ng pizza. At napaka dali na po niyang i-shape kapag overnight. Ganun. So, ayan, masamasa lang tayo. And then, I hope na dun sa first time na gustong gumawa ng dough, masundan mo to at nako, you can never be wrong if you follow this dough and also the way how I make it. Hindi ka maliligaw. And by the way, pwede mo rin siyang lutuin kung wala kang oven, ilagay mo sa iyong kawali bukas ng umaga. Ganun. Just follow the instruction. And hindi ko na po ito mabibidyo ang paglalagay sa oven kasi sobrang haba na. Pero anyway, ilalagay mo lang naman sa oven. Eh, alam nyo na kung paano yun. So, hindi ko na yun isasama sa video. And then, pagkalabas na lang, pizza na siya. And kung itatanong mo kung ako ang gumawa, yes, ako ang gumawa. Ako ang gumawa. Kamay ko yan eh, naka-glove na yan. So, iyan. So, ito po ang masarap sa pagmamasa. Hayaan mo siyang kumapit sa iyong board o sa iyong sa counter bago mo hila-hilahin at maganda pong pagmamasa yun. So, ito na. Ayan. Ilalagay po natin sa dyan. Tapos, lalagyan ko po ng takip yan ng mga 20 to 30 minutes. Kung hindi ako busy, 20 minutes lang. Ayan. Kasi po, pinapahinga ko lang yung dough. Kapag ang dough po hindi nyo namamasa at hindi pa, wala pa siya sa tamang texture, iyo pong lagyan ng cover, papahingahin mo ng 20 minutes bago mo masahin ulit. Yan. So,
At hahayaan mo kung pizza doon po, hayaan mo po siyang kumapit. Pag kumapit siya, hilahin mo. Tapos i-fold. Pag kumapit ulit, hilahin mo and i-fold. So, mas maganda po yun. Maganda ang tinapay o maganda ang iyong pizza daw pagka ganun. So, hayaan mo pong ang Tagalog doon. Magawa mo yung dough nang hindi mo ni dinadagdagan ng harina. No matter how sticky, masahin mo lang. Kung kumapit sa kamay mo, hayaan mo siyang kumapit dahil yung pong mga nakakapit sa chopping board at kakapit sa iyong kamay, kapag ang dough ay getting better na at nagiging okay na, kakapit na po yung sa dough. So, huwag dadagdagan ng harina. Ayun. So, malagkit at ano, pero tiyaga lang po. Ay, mas malagkit nga po itong ginagamit kong harina kasi Japanese harina po to. Kaya, medyo difficult po siyang gamitin. Kaya, kung first time mong gagamit, magagawa ng bread, magagawa ng pizza, huwag kang gagamit ng yung Japanese na harina. Kasi po, malagkit siya. So, medyo difficult siyang kuhanin yung tamang consistency. Pero, napakaganda naman po ng resulta. Pero kung matyaga kang magmasa kahit malagkit, hindi ka madiris sa malagkit, okay lang, gumamit ka ng harina ng ano, Japanese. Kahit po sa dumplings, oh my God, ang hirap po niyang gawin malagkit, pero pag naluto mo na yung dumpling, very chewy, medyo malagkit ng kaunti yung wrapper niya, ay asarap. Just have no idea bakit asasarap ng products ng mga Japanese. Ayun. So basta, ito masamasa lang tayo. Eh, nagkukwento lang po ako kasi, ayun nga. Kwento ko yun noon. Sa haba po ng oras ng paggagawa ko ng pizza at hindi ako nagkwento, aba, ay aantokin tayong lahat. Hindi baga. So, iyan. And then, ngayon, pwede na po siya. Kasi pag ipinupold mo po ng this way, tapos hindi po napupunit yung ibabaw. Ibig sabihin po, pwede na. Pwede nang ilagay sa isang lalagyan na may mantika, may olive oil, para mo paalsahin. Kaya lang po nilalagyan ng olive oil para hindi po siya dumikit sa lalagyan. Ayun po ang dahilan. Ayan. So, ilagay na natin. Oops. Tapos, lagyan mo ng mantika. Ayan. Ayan. And then, atin pong tatakpan ng cling wrap. Tapos, lalagyan din po natin ng baking towel or kitchen towel. Kasi ako hiwa-hiwalay po yung aking kitchen towel at saka yung akong baking towel is magkakaiba. Yung ginagamit ko sa lulutuin, iba. Yung kitchen towel ko, iba. So, anyway. Patalastas lang po yun. Ayan. So, takpan natin ang baking towel sa ibabaw. So, pantakip ko lang po talaga yan. Ilang kulay po lang. May brown, may maroon, and then may blue, and may green. Ayan. Sinusin na yata. Ayan. Kuha tayo na. Yan po yung aking towel. Kasi this kind of towel, hindi mo siya pwedeng ipapunas. Kasi magagasgas ang pupunasan mo. Ang tigas niya eh. Ito na, after 2 hours. Ayan na po. Oops. Sabi nga po nila, kapag ang yung dough ay parang naging yung cobwebs, ano bang tawag ang Tagalog doon? Parang bahay ng gamba. Ibig sabihin, you have a good dough. Kahit po sa paggawa ng siupaw, ng tinayan, yan po. Pag kinaibot mo't may ganyan, yan po ang sign ng magandang dough. Ayan po. Para siyang bahay ng gamba. Yun. Parang spider web. Mas madaling sabihin. Ayan. Ganyan po. So, actually, kung ikaw ay nagmamadali, pwede mo na pong gawin yan na pita bread. Pwede mo na gawin yan na pizza. Pero,
dahil bukas ko pa yan talaga planong ipakain tanghalian. So, akin yung pong papaalsahin yan ng magdamag. Ilalagay ko yan. Babalutin ko po siya ng cling wrap at ilalagay ko sa plastic. Para po habang umaalsa siya, pag malsa siya, babagsak siya kasi nasa plastic siya. Hindi siya makaka-expand kasi nakabalot siya sa plastic. So, yun po. Yun po yung resistance talaga niya. Hindi maano kasi nasa plastic. Eh, kapag nilagay mo po yun sa isang malaking container, ay magbo-boom pa yan ng malaki-malaki. Tapos, okay din naman yun. Pero mas gusto ko po yung nakabalot siya sa plastic. Dahil para bang umaalsa siya, pero kontrolado siya ng pagkabalot ko ng plastic. So, yun. Yan, tingnan ninyo po, pag ando ay okay na. Kahit po i-fold ninyo yan, hindi mapupunit yung ibabaw. Yan po. So, pag napupunit yung ibabaw, ibig sabihin, hindi maganda ando. Ayan. So, lagay na po natin sa cling wrap. Lagyan natin ng mantika, ng cooking oil or olive oil, yung ating plastic, para hindi siya kakapit. Pero by the way, sa umaga po, kakapit din yan. Pero wala pong problema kahit siya kumapit. Dahil tanggalin nyo lang sa plastic. Kasi maganda nga po yun eh, na yung paghinila mo siya para siyang, yun na nga, bahay ng gagamba, cobwebs, parang ganun. So maganda po yun. Okay lang. No problem. So ayoko nilang ilagay sa container kasi nga, pag nilagay ko sa container, ay mas lalaki pa siya. So hindi makokontrol yung ano niya. So yun po. Ang aking and kanya-kanya lang po ng paraan. Pero kung gusto nyo, ilagay nyo sa container na, kasi maganda kung meron ko isang container, tama lang dun yung isang dulang isang pizza, okay lang. Sa akin po, malalaki yung container ko. And also, ang excuses ko, ang dami laman ng refrigerator, walang ano walang space. In short, yun na po ang aking ano, wala lang space, laging puno. Eh, imaginin mo na ba naman na ano, meron ka doon siupaw, meron ka doon siumay, meron ka doon udong noodles, meron ka doon egg noodles, basta, nandun ang lahat. Lahat ginagawa sa bahay. So, syempre, laging puno. So, yan. Yan po. Kung lumaki man siya dyan, hindi po siya makaka-expand kasi nga, kontrolado ng plastic and another plastic. So, yan po. And then tomorrow guys, oh my gosh, ang gandang gawin niyang pizza. Kahit ipag hilahilahin mo lang, hindi siya mapupunit. Ayun. And ayan po, paasahin natin. And then, siyempre, ilalagay ko yan sa refrigerator overnight. Pero sa ating video, wala lang, dire-diretso lang yan. Ayan. Ganyan po yung style pag inilagay ko sa ref. And then sa umaga, ilalabas ko para maalis yung lamig niya, maging room temperature na po siya. And then saka ko po siya mamasahin. Hindi pala mamasahin. Ayan na. Hindi, ang tawag doon, saka ko po siya i-shape ng pizza. Diretso na po yan sa pizza tray. Ayan, padalawa na po itong ginagawa ko. So, kasi, ang plano ko, ay gumawa ko ng isang seafood na pizza, at saka isang bacon pizza. Kasi, yung seafood, first time kong gagawin, kasi, marami kasi akong seafood eh. May scallops, may mussels, mayroong hipon. So, ayun. So, subukan ko kung magugustuhan nila. And then, ang isa, syempre, gagawin ko yung favorite nila na bacon. Yun po ang gusto nila, bacon. Ayaw nila ng ham, ayaw nila ng Hawaii pizza, ayaw nila ng salami. Bacon, Japanese bacon, that's it. Ayun po. So, kung anong gusto nila, ibigay. Ganun lang. Kasi, boss nga eh, di ba? Ayun, ganun po. Kaya, lang. Kung anong gusto ng ating boss is yun natin gagawin.
And then, ako naman inagre-request sa kanila. I mean, nagre-recommend ako ng bago kong recipe. And pag nagugustuhan naman nila, ay okay naman sa akin. Okay naman sa kanila. Then, may bago na akong recipe. Ganun. Kwento-kwento lang. Ayan, pangalawa ko ng dupo. Ayan. Oh, that's the tip sa tomorrow. Oh, yeah. You make it longer is that's the At the same time, pareho lang din po na ilalagay natin sa refrigerator overnight. Ganun po. And then, the next day, magagawa na tayo ng pizza. Ayan. Hintayin lang po natin ang susunod pang kabanata. And by the way guys, ang aking pizza sauce, siya akong gagamitin. Meron po akong recipe. And then, scroll nyo lang sa aking mga video. And, well, I actually want to say something that I, you know, but never mind. Never mind. Sometime I have to control myself or say something. Yeah. Pero ano po, yun, kung gusto niyo ng talagang tunay na talagang ang lasa ay hindi pang video lang, yung tunay pong pizza sauce na talagang kakainin ng tao pag inyong ginawa yung pizza sauce, meron po ako dyan na ano, simple, kasi meron akong nakita na talagang medyo parang yun, parang hindi kayang kainin ng mga bata kung ganun ang iyong sauce. Yun po. So, yun. Ito na, ang ating dough. After overnight. Ayan, ang dough natin. Diretso na yan sa ano. Pero yung aking pizza tray, meron po siyang scratch. So, lalagyan ko ng paper. Baking paper. Kasi ayokong kumapit diyan yung aking pizza dough. Hindi naman siguro, pero I just want to make sure. Yan. Kinat ko na yan. Lagyan ko lang ng kaunting harina. And diyan ko po aking ilalagay yung aking pizza dough. Diyan ko bibilugin. Actually, plano ko lang palitan yung pizza tray ko na yan. Hindi lang ako nakakapunta dun sa bilihan, sa IKEA. Kasi ano, medyo nakakatakot pa pong pumasok. Yung IKEA na malapit dito, eh medyo underground ba, so nakakatakot pumunta doon, baka medyo ano. Pero kahit naman ngayon, pero kahit sa mga labas, sa entrance naman, meron naman doon nagche-check ng ano eh, ng temperature. Pero medyo kailangan pa rin mag-ingat eh, kaya tiis-tiis na muna diyan sa may scratch na tray. Pag wala nang pag-safe na safe nang gumala sa labas sa shopping, saka na lang tayo bibili ng bago. Hindi pala maganda yung non-stick na ano. Kailangan yung meron ako isa, malaki. Hindi siya nai-scratch, pero ano, ang laki niya. Kaya, pero yun ang gagamitin ko din mamaya. Ayan. So, huwag ka pong mag-alala kung kumapit yung pizza doon sa paper, baking paper. Kasi pag naluto yan, hihiwala yan ang kusa. Ayun po. So, ayan. Ilugin lang natin, tapos ating anuhin ng tinidor. Yan. Ang gusto po dito na pizza, may cheese sa tabi. So, lalagyan ko po siya ng cheese, iroll ko yung tabi. Ganyan. Talaga pang overload ng cheese ang gusto nila. Kasi kung magpakain po ako ng pizza, ay at least twice a month. Yun lang po. Kasi, ano, una, very high and starch ang pizza. And second, it's very high in calories and also, of course, cholesterol. So, yan, sinabi ko na lahat. Kaya, kahit po, ano, twice lang ako po ako magpakain sa kanilang pizza. Alam nila yan. Ganun. At, ano yan, sa akin, nakaplano. And also, twice na pizza sa isang buwan, twice na seafood pasta, ganun po.
Kasi para po makontrol yung mga calories nila. Kasi ang gusto nilang pasta yung seafood. So, it's really, alam nyo na po, pag medyo matanda na nga, yung mga uric acid, diba? So, seafood ay talagang matindi dyan. So, kaya ano po, nakaplano lahat sa akin. And yung pagkain nila, nakarutin din yan. And hindi naman sila nagre-reklamo, kahit gusto nila, sasabihin nila, kailan kami pwedeng kumain ng pizza? Eh, sasabihin ko yung sa ganung araw, o yun, hihintay nila yun. Yun. Kaya po, mababait po yung aking mga bossing. Hindi, kasi alam din nila naman na ano eh. Para sa lahat ng kalusugan ng lahat. Ayun. Eh, actually, gusto ko nga po kung gusto nila pizza araw-araw, okay lang sa akin. Kasi ang daling manggawa ng pizza. Pero hindi naman pwede. So, ayan. Pero ano ako yan, ha? Kasi kung meron po kayong kasamang mga may edad na sa bahay, yung inyong magulang o lolo, lola, ganun po. Hindi mo sila ipuporbid sa mga masarap na pagkain ang gusto nila. Pero kailangan minimize. At saka, ayun na nga, naka-schedule ako. Kasi ilang araw yung, ano, yung isang buwan, like, dalawang pizza sa isang buwan, dalawang pasta, dalawang burger sa isang buwan, yung ganun. So, parang alternatives din lang, like maybe in 1 week, kakain sila ng dalawang heavy carbohydrates. Parang ganun. Yun. Otherwise, ang normal na pagkain namin ay araw-araw, kamote, mais, lugaw. Yun po ang aming mga pinaka-carbohydrates. Pero, marami namang ulam. Yun, ganun. Talagang iwas lang po sa carbohydrates po. Ayan, so, isi-set aside ko muna po ito habang ako'y gumagawa ng aking mga toppings. And dahil po mahaba itong video ko at talagang from start to finish, kasi nga po ipipremiere ko, so para po kung gusto niyo talagang yung matuto, talaga pong tatapusin ko ito ng hanggang sa paggawa lang po ito ng dough. Yung paggawa ko ng pizza, pinakadulo na lang yan. Ganun. And meron na po akong video ng pizza sauce na homemade. At meron din po akong isang pizza na nandun po kung paano ko niluto yung aking mga niluluto ko po ang aking mushroom. Hindi po, ayaw po nila ng hilaw na ilalagay mo sa pizza. So, kaya po ang niluluto ko lang sa pizza ay yung dough at saka yung cheese. Kasi ang aking pong gulay ay luto na. Pero syempre yung ating kamatis, hilaw. Ayun. So, sa end po ng video, meron akong makikita lang po ninyo yung aking mga toppings. Ganun. Basta, ang gusto nila sa pizza, maraming cheese. Ito yung pangalawa kong dough. And kukuha po ako ng, kasi hindi po ako mahilig sa pizza eh. Niluluto ko po lahat ng kanilang luxury food. Pero hindi po ako kumakain most of the time kasi hindi po ako mahilig. Kahit po sa burger, kahit po sa pizza, hindi po ako mahilig. So, gagawa po ako ng pita bread. Yan, kukuha ko 2 piraso. Gagawa ako ng pita, tapos, yun, papalamanan ko lang sa loob ng, ano, chicken breast o ano pa man. Ganun. Ayan, ihiwalay ko na. So, tuwi po akong gagawa ng pizza, naghihiwalay ako ng, ano, ginagawa kong pita bread. Kasi minsan, lalagyan ko lang siya ng lettuce, tapos, ano, mushroom, ayun lang. And then, kaunting mayonnaise, okay na po sa akin yun. Kaya meron ako 2 pita. Pero hindi ko na po ipakita niyo sa inyo yung paggawa ko ng pita at alam niyo na kung paano yun. Alagay mo lang sa oven niyan, okay na.
Oh, ito po yung aking malaking ano. Tingnan niyo yung aking malaking pizza tray. Wala, hindi siya nai-scratch. So, yung isa, nai-scratch kasi hindi siguro hindi original yun. Hindi authentic. Hindi ano. Bago yun eh, pero nai-scratch agad eh. Ito hindi, matagal na pero... Pag may bisita ko lang ito ginagamit ng ganyang kalaki kasi hindi naman mauubos namin yan eh. So, itong aking gagawin na seafood pizza. Ayan, paikutin mo lang ng paikutin at yung iyong do ay lalaki na yan. Huwag pong hihilahin. Kapag po tapos na ang pag-alsa ng iyong do, huwag mong hihilahin. Yan, pero pwede mo siyang gawing ano, yan, ganyan. Pag ang do mo ay talagang kompleto at, I mean, talagang maganda ang do, kay, pwede mo pong gawin yan. Para ka lang naglalaban ng tuwalya. Ganyan po. Maganda sana kung meron akong tiga ako, hawak ng camera. Ayun. So, hilahilahin mo yan. Paikot-ikutin mo yan. Ayan, medyo manipis po ang gagawin ko dun sa aking seafood pizza. Ano lang pong ilalagay ko, hipon at saka ano, hipon, mussels, at saka scallops. Ayun lang. Ako gusto ko po yung seafood pizza, pero itatry ko sa kanila kung gusto nila. First time kong gagawa sa kanila. Ayan, okay na to. Papaano lang natin. Pagka nagawa mo na po yung na-shape mo na yung pizza do, yun mo pang ano, ang tawag doon, yung ano yun, papahingahin. Oh my God, ang Tagalog nawawala. Let it rest for a while. So, iyan. Iyan, after rest, iyan, nakaano na siya, nagbubble na siya. Yung pong nakabubble na tabi, iyan na po ay puno ng cheese. Nakita niyo, nilagyan ko ng cheese yung tabi. And then, lagyan na po natin ng sauce. Ayan. So, huwag po nating... yung eh, depende rin po sa klase. Kapag ang iyong do ay yung manipis na manipis, okay lang na talagang brasin mo yan, walang problema. Pero yung sa akin po ay hindi ko po pwedeng patayin yung alsa niyan. Kasi pag napatay na yung alsa niyan, kailangan po madali ang kilos ko. Kapag napatay yung alsa niyan, pag naluto yan, matigas. Kasi namatay yung alsa. So, kailangan madaling-madali kang pagkilos dyan. Dapat makahanda ng lahat sa tabi. And then, dire-diretso na po yan. Madaling-madali lang. Tapos, diretso na sa oven. Kasi kita mo nyo naman po, fluffy-fluffy yung tabi. Na puno ng cheese yun. Eh, yun ang gusto ng matatanda. So, kailangan. Yan, ito yung aking kamatis, hilaw. Pero yung sibuyas ko, caramelized na yan. At saka yung aking red pepper na sobrang pula. Ayan po ay aking na-roasted na. Yan. Ang aking pong onions, mushroom, and then bell pepper, roasted po yan. Ayan. So, kailangan madaling-madali ang paglalagay mo para diretso na sa oven. And, siyempre, mainit na po yung oven right now. Hindi po pwedeng hindi pa mainit. At yan yung aking crunchy na bacon. So, yan. Yan po ang paborito nila. And, yan po nang iyan talaga. Kaya nga itatry ko na magawa ng isang ano, seafood, baka magugustuhan nila. So, yun, pag hindi nila nagustuhan, pag hindi nila nagugustuhan, kinakain naman nila, pero sa susunod, hindi muna ulit pwedeng gawin kasi ayaw na nila. Pero pag gusto nila, kagaya nitong bacon pizza, ay yan lagi ang re-request nila sa'yo. Ayun. Kagaya po din ng aking beef burger, nandyan na po yung video ko, mapapanood din nyo. Iyan po nang iyan ang burger na kinakain nila. Ayun. Tsaka yung pong aking seafood pasta, iyan po nang iyan ang kinakain nila, seafood pasta. Nire-request po nila yan. So, huwag mong papalitan ang recipe. So, iyan, lang natin ng kompleto na magugustuhan. Cheese, tapos isasalang na natin sa oven,
And yeah, maraming maraming salamat po sa lahat ng nanood, sa lahat ng sumama sa premiere na ito, and God bless everyone. So, nakita nyo po yung aking dough, hindi po siya bumagsak habang nilalagyan ko siya ng toppings. Kasi talaga pong dahan-dahan at madalian. Thank you very much. Ito na po ang ating pizza. Tara na pong kumain! So, yan guys, natapos na natin yung ating pizza. So, maraming pong salamat sa lahat ng mga sumama dito sa aking premiere. And God bless everyone and really thank you. Thank you very much po. And sana po patuloy pa tayong magsuportahan sa isa't isa. Maraming salamat. God bless.